Kakaraan sa tadhana. Nay! Ate! Kamusta? Earthquake! Grace! Nang lumindol sa Turkey, natabunan ang OFW na si Grace. At gumuho na rin ang pag-asa ng kanyang pamilya na siya ay buhay pa. Naitanggapin na kasi natin na wala na si ate, napatay na si ate, para naman makausad na tayo lahat. Best friends po kami, di ba, Nay? Bakit po? Magkaibigan? Hindi pa sila hiwalay ng ate mo. Pinipilit na po namin ni Warren na makamove on sa pagkawala ni ate. Sana kayo rin po. Sa pangungulila, nahulog ang loob ni Marife sa kasintahan ng ate niyang si Warren. Ang gusto mo? Nay, bakit? Nak! Nay! Nak! Kumusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Paano ipagtatapat ni Marife kay Grace na may namuong relasyon sa kanila ni Warren dahil sa inaakala niyang siya ay patay na? Tungayan ang mga susunod na eksena sa pagpapatuloy dito lang sa tadhana. Nak! Nay! Okay ka lang po ba? Parang hindi ka naman masaya makita ako. Chris! Nasaan ka? Ano ba nangyari sa'yo? Nakubuti na lang buhay ka. Nay, mahabang kwento po. Is that your family? Yes, madam. May I talk to them? Ay, Nay, kakausapin ka daw po ng amo ko, ah. Are you Grace's mama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your daughter is a hero. She saved me from the earthquake. She risked her life to save mine. The doctors have now approved for her to travel, and I will give her money to go home to you. I want to reward her for saving my life. She is a hero. Thank you, madam. Nay, makaka-uwi na po ako. Nandyan po ba si Marife? Ate. Fe, happy birthday! Ate, akala namin patay ka na. Muntik na. Nakuma ako ng almost 2 months. Pero may awang Diyos, pauwi na ako. Warren? Chris. Chris, ano ba talaga nangyari sa'yo? Lahat kami dito. Lahat kami nawala na kami ng pag-asa eh. Hindi namin alam kung buhay ka pa. Alam ko, pasensya na. Pero nandito na ako. Malapit na ako umuwi. At pag uwi ko, tutupa rin natin ang mga pangarap natin. Namiss kita, Fe.
ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Pagod lang siguro ako, galing kasi akong trabaho, ate. Mabuti siguro magpahinga na muna ako. Usap tayo mamaya. Sige na, mauna naman na po ako, ha. Andito ka. Alika. Pasok tayo sa loob. Ayoko na to. Ay, naku. Pagpintaan ang lahat ng paborito mo. Ano gusto mo sabihin mo sa akin? Hirap na hirap akong umiwas kay ate kanina. Ano siya kailang iwasan? Fe, dapat nga masaya ka eh. Nagawa yung ate mo. Kasi ako, hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwalang buhay si Grace. Parang nagising na lang tayo sa isang bangungot na wala na siya eh. Oo nga. Para tayong nagising sa isang bangungot para lang pumasok sa panibagong bangungot. Teka, anong ibig mong sabihin? Ano ka ba, Warren? Hindi ka ba nag-iisip? Buntis ako. Anak mo nga itong dalako. Kaya lang naman naging tayo kasi akala natin patay na si ate. Ano tayo ngayon? Oh! Fe! Ganitong oras pala uwi mo galing trabaho. Tamang-tama, kakaluto ko lang ng almusal. Halika, kumain ka muna bago ka matulog. Si nanay nga pala. Eh, tutulog pa eh. Huwag muna ginising. Sige na, sabayin mo ako. Faye, alam mo yung boss ko, binigyan niya ako ng pabuya, tsaka mga alahas. Minare-transfer niya sa akin bago ko umuwi. Sapat na yun para makapagtayo tayo ng maliit na tindahan, mga negosyo. Tapos, may natitira pa, pwede kang bumalik sa pag-aaral. Anong sinasabi mo, ate? Eh, ang sa akin lang naman, hindi mo na kailangan magpuyat ng ganyan sa trabaho. Pwede mo nang tuparin yung mga pangarap. Ate, hindi kasi ganun kadali yun. Anong hindi madali? Magpapasa ka lang ng resignation letter. Sabi ko, hindi nga ganun kadali yun. Hindi porket bumalik ka na dito, eh babaguhin namin ang lahat ng meron kami dito para sa'yo. Please, huwag kayong lalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, ang boses ng nanay mo. Paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 8:50 p.m. May isa tayong sikat na drag performer na nagdangalang Taylor Shish. Ba't mo huwalikan? Wala akong anak na bakla. Parin niyo naman ako kahit bilang kawan niyo. Taylor Made Success. Ngayong Sabado, 8 p.m. Turo sa sogsogo, buwis buhay na nagbabangka para lang makapagturo sa isla. Ang sagot sa init ng panahon, mga klasik na Pinoy, palamig, kapuso mo, Jessica Soho. Gusto ko lang pong linawin na wala kaming away ni Win. Hindi po ako pumatol sa mga tao. Banda. Ngayong Linggo, sa Nabubay and Tekla Show! 10:05 p.m. sa best time ever! Ngayon, pwede na rin mapanood ang paboritong Kapuso shows ng libre sa View. Watch now! Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahon mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Patuloy ang mga tagpong may kurot sa puso sa tadhana, hatid ng Ariel.
This episode is dedicated to the people that had supported me since day one, since Starstruck days until this very moment. The people that had been there, had taken the time and the effort to watch my shows, to support me, the people that had given me so much love, and the people that had contributed so much to my career. Maasim naman na Miss na Miss, hugis, bilog at makinis. At sa ginisay, hindi pwedeng mamiss ang sangkap na ito at hindi bibigyang kilatis. Dahil believe it or not, ang kamatis pwede raw panlaban sa heart disease. Alamin mamaya. Prutas ba o gulay? Yan ang madalas na pagdebatihan sa kamatis na nagmula pa raw sa South America. Pero kung pagbabasihan ng siyensya, maituturing itong prutas dahil nagmula ito sa isang flowering plant. Ang kamatis ay isang halaman na kabilang sa pamilya Solanaceae. Bali, ito ay isang vine, kaya siya kinukonsiderang prutas sa botany dahil galing siya sa ripened ovary. So kapag yung bulaklak ng kamatis ay napollinate at nagkaroon siya ng prutas, so yung ovary ng flower, magiging prutas siya. Sa kulinarya naman, bumibida ito bilang gulay. Dahil sa paraan kung paano ito iniluluto. Iniisip natin na isa siyang gulay. Pero ito po ay yung kalituhan nang gagaling siya dun sa hindi kasi alam ng maraming tao kung ano yung definisyon ng prutas at ano yung definisyon ng... Alam mo, nung panahon na akala namin eh, patay ka na, ano bang sinisi ni Marie Feng sarili niya na kung di daw dahil sa kanya, hindi ka masasabi sa abroad? Pero Nay, nandito na po ako. Oo nga, anak, pero naintindihan ko si Marie Feng. At saka, ayaw na namin maging pabigat sa'yo. Nay, hindi kayo magiging pabigat sa akin. Salamat na ka. Siya nga pala, na nakapag-usap mo ba kayo ni Warren? Tungkol sa Nay? Sa relasyon niyo. Di pa po. Pero magkikita kami sa darating na linggo. Bakit po? Wala naman. Natanong ko lang. Balik ka na. Kain na tayo. Dito po nito. Ang ganda naman ng ate ko. Chusera! Uy, hindi ah. Sa'yo kuya ako nagmana ng kagandahan. Naman! Fe, pasensya ka na kay ate ha. Kasi parang hindi ko inisip yung pinagdadaanan mo. Hindi ate. Ako yung mali eh. Mali ako na pinagtaisan kita ng boses. Kasi alam ko naman na yung gusto mo eh, yung mga kabuti sa amin. Kaya nga. Kaya lang nakalimutan ko kasi na malaki ka na. Pinilit kang maging mature ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Nakalimutan ko na na may sarili ka ring buhay. Fe, kung ano gusto mong gawin sa buhay, nandito lang si ate para suportahan ka. Hmm.
aga namang kadramahan ito. Iwan ko ba sa'yo? Ikaw eh. Sira yung makeup ko. Eh, saan ba kasi ang lakad mo ngayon? Eh, o yan, dyan na pala yung sundo ko eh. Oh, Warren? Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Ito naman. Napaka-protective naman ng kapatid ko. Magde-date lang po kami ng boyfriend ko. Tara na. Halika na. Muna na kami, ha? Ay, pakisabi kay nanay. Baka gabihin kami. Ha? Miss na kami. Tara na. Black Rider, 8 p.m. sa GMA Prime. Kay na kayong makipaghabulan. Kay na kayong makipag-ulitan. Sa pagbabalik ng most watched reality show on Philippine TV. Kay lamig ng saya sa season 2 ng Running Man Philippines. May 11 sa GMA. Nakaka-relax yung pagpipintay. Kaya kinausap ko yung kaibigan ko na pintor. Papaturuan ko kayo mag-painting. Ang resulta. Hotdog. Nagugutom na ako. Pepito Manaloto. Tuluyang kwento. Congrats, ha? Ikaw yung napili ni Matthew. 7 p.m. Major ka na ngayon. Mag-iingat ka, ha? Nauubos din na swerte. Mabubunyag na ba ang sikreto ni Captain Ace? Kailangan mo itong malaman. Ano yun? Walang matigas na pulis sa matinig na misis. Lalaki tinaga sa ulo at braso ng mapaaway sa inuman. Hanggang maaari, suko nila. Patugi sa salari. Abangan, menor de edad, imbes na alagaan, pinagsamantalahan. Ano pong plano ng pamilya? Resibo. Rakraka na kasama ang mayonnaise, agsunta, Nobita, I Belong to the Zoo. Kumanda na mag-sing-along ngayong linggo kasama ang barkada ng All Out Sundays. Nagsisilbi akong tulay sa mga kapo sa buhay at sa mga may sobra sa buhay. Ang public service, ito ang aking malaking misyon sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Bukod sa pagiging wildlife veterinarian, isa rin akong certified fur daddy. Kaya naman, nababahala rin ako dahil sa napapabalitang kaso ng pang-abuso ng mga alagang hayop. Alaga ng mga empleyado ng isang food house sa Maynila ang Aspin na si Erica. Malambing at mabait na aso raw siya. Pero isang araw, pinagsasaksak si Erica ng isang dayuhan dahil tinahulan raw siya nito. Nagtamo siya ng 7 saksak sa katawan na kanyang ikinamatay. Tinong-tinong sa... Dalawa, tatlo. Doon sa linsyo ng punterya. Lima. Anim. Pito, basta pito. Bayan ka. Sa video namang ito, makikitang nagpapadede sa mga kuting ang nanay na pusa. Kahit pa may panas siya sa ulo, na-rescue ang pusa sa Davao City at pinangalanin itong si Arrow. Wala raw ideya ang mga rescuer kung bakit at sino ang pumanas sa pusa. Mabuhay pa kaya si Arrow?
ang pang-abuso sa hayop ang dahilan kung bakit binuo ang Biyaya Animal Sanctuary sa Cavite. Kasama ang aso kong si Cusco, kukumustahin namin ang lagay ng mga rescued na aso at pusa. These dogs, they came all over the Philippines and mga iba dito galing sa mga pagmamaltrato ng tao, no? Let's go, come. Let's go. Good boy. Hindi tulad ng mga aktibong aso sa shelter. Si Fino, tahimik lang at hindi nakikihalubilo. Mahina na kasi ang isang paa niya matapos itong talian ng straw rope. Halos namamaga at maputol na ang paa niya dahil sa higpit ng pagkakatali. Pero si Fino, isang fighter. Matapos ma-rescue, ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Parang tulala ka. Hindi mo ba ako namimiss? Walang araw na hindi kita inisip na hindi ako nangulila sa piling mo, Grace. Eh, kung ganun, pwede na natin ipagpatuloy yung plano natin. Nandito na ako. Ano yun? Ang magpakasal. Warren, may natanggap akong pera mula sa amo ko. Hindi ko na kailangan bumalik sa abroad. Siya nga. Total, si Marife naman, may trabaho na siya. Ayaw niya nang bumalik sa pag-nurse. Tapos ikaw, hindi mo naman din nagamit yung inaral mong pag-PT. Hindi na natin kailangan mag-ibang bansa. Pwede na tayong bumuo ng sarili natin, pamilya. Awa talaga ako sa ate mo kung ngayon yung sasabihin sa kanya ang sitwasyon niyo ni Warren. Eh, ngayon pa lang bumabalik sa normal na buhay niya eh. Nay, hindi lang naman si ate yung nahirapan nung nawala siya. Tayo din. Nak. Nay, paano naman ako? Kami ni Warren. Tayo, paano tayo? Iniisip ko na kasing sabihin kay ate. Marife, bigyan niyo muna ng konting pagkakataon ng ate niyo na makapag-adjust. Unawain niyo muna siya. Tayo ang iniisip niya nung nasa ibang bansa siya. Ngayon, kailangan niya tayo. Alam ko na yung totoo. Anak ko yung pinagbubuntis mo. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan, may good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin ko? Asawa ng asawa ko! Joy! Ami to! Bilis! Huwag kayo nalabas dito. Magtago lang kayo. Paano mo ginawa? Alam po. Nung tinawagan mo ako, ang boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy?
My Guardian Alien, 8:50 p.m. Congratulations to the 10 winners of 1,000 pesos in Kapuso Lucky Numbers of the Day, Season 3, Week 1. Go to gmanetwork.com/luckynumbers for details on claiming your prize. Yung sound notification lumalabas na lang sa bibig ko. Parang isa na lang kayo ng phone mo. Be careful what you wish for. Mauwi mo! Please! Mauwi mo! Mauwi! Hindi pwede, sir. Asawa niyo po yung nag-wish. Dapat. Siya makiusap sa akin. Sadaig kayo ng lola ko. Awarin niyo na ang buong pamilya at barkada. Sunday non-stop natawanan for everybody. Malaki na ang operasyon natin. Ang mundong alpong. Oh, sama-samang tumawa. Yes! Kasalanan ko to eh. Sinasabi mo ba? Nabuntis mo talaga siya? Pigilan mo ang asawa ko! Dahil hindi mo siya makukuha sa akin! Musa siya pupunta sa akin dahil may anak kami! Abangan sa Wish ko lang, Sabado, 4 p.m. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nako, Kuya Kim, nakapag-ride ka na ba sa Marilake? Ang daming pumupuntang rider doon. Siyempre, gaya mo, di ba? Doon sa Marilake, yan kasi twisties, no? Sa Tanay yan. No? Marikina. Marikina. Laguna. Laguna Tanay, o. Quezon, Marilake. Yan ay napaka-delikado at maraming na-accidente dyan. Maraming na namatay dyan. Oo nga, eh, diba? Na-accidente sa motor. Uso rin dyan, Kuya Kim, yung mapitikan, yung makuha na ng stolen shot ng mga photographer, di ba? Susan, ang daming masasayang kwento at nakakatakot na kwento sa lugar na yan. Nababalot din yan ng kababalaghan. Ang masayang ride pwede raw mag-iba sa ihip ng hangin. Yan ang kwentong kakaba-kaba. Kung mahilig magmotor o bisikleta, dinarayo ng ilan ang Marilake Highway. Sa higit 100 kilometrong highway na ito, padadaanan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Perfect daw sa mga naghahanap ng long ride at magandang view ngayong tag-init. Ang ilang humaharurot na rider may instant picture pa na pwede i-flex online. Pero paano kung ang makuna ng camera ng espiritu? Gear up, motor check, at camera ready palagi ang rider na si Sky. Tila kabisado na rin niya ang mga kurbada ng Marilake Highway sa dalas ng pagmamotor niya rito. Every week po, umakit po talaga kami dito sa Marilake para mag-ride. Usually, nag-take talaga ako ng mga video-video habang nag-drive. Mahal. Sorry. Ang tagal mo. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Eh, si TL kasi nag-extend pa ng coaching. Sorry. Warren, parang tuliro ka recently. Dahil ba yan sa pagbalik ni ate? Eh, hindi naman ah. Iniisip ko lang talaga kung paano natin sasabihin sa kanya eh. Eh, sinabi ko na nga din yan kay nanay. Kaso, nakiusap siya na wag daw muna nating sabihin kay ate. Humanap na lang daw muna tayo ng tamang tiyempo. Sige. Wala ka bang nakakalimutan? Bakit? Oh, Pimonsari. Oh, mahal. Pimonsari. Thank you dito. Nakalimutan mo, no? Hindi ah, mahal. Ba't ka makalimutan ang Pimonsari natin? Siyempre hindi. Nakipag-date ka lang kay ate, kinalimutan mo na lahat ng meron tayo. Bilis naman, Warren. Mahal. Nay! Sir! Nay, baba kayo dito!
dito! Nay! Ay, di ka dali! Nay! Eto na yung van na gagamitin natin pang negosyo! Ay, naku, siya nga, anak! Congratulations, anak! Naku, congrats, ate! Salamat, naku! Ang tagal na naming pinagplanuhan to ni Warren, sigurado ako matutuwa yun pag nakita niya to. Eh, pero ate, mas pipiliin ba talaga ni Warren ang maging driver kesa dun sa promotion niya sa trabaho? Bakit naman hindi? Eh, matagal na naming napag-usapan to eh. Pwede naming gawing van for rent itong sasakyan. Pwede rin siyang pang-service. Hindi na ba pwedeng magbago yung plano? Pwede naman. Pero, alam, kahit naging bisor sa call center si Warren, eh, mapapangupahan pa rin naman namin to eh. Kahit na hindi na siya yung magmamaneho. Sabi nga doon sa seminar namin sa POEA, parang ito yung passive income namin, kumbaga. Eh, napapansin ko lang ah, kamagalit kay ate ah. Pero, parang nananaba ka. May pambili na kasi ako ng pagkain. Kakaalis na nga. Ano na, kumusta? Okay no? Ipinarada ba naman yung van sa amin? Alam ko namang proud siya. Pero gawin ka ba namang driver? Eh, malapit ka na nga maging TL eh. Marife, chill ka lang. Hindi nakakainit ng ulo eh. Isang van lang, resign na. Akala niya siguro madali lahat ng pinagdaanan natin. Na lahat sa kanya mag-a-adjust. Eh, baka excited lang naman yung ate mo. At saka walang magre-resign, kaya huwag kang magalit ng ganyan. Eh, ano gusto mong maramdaman ko? Matuwa? Na nililihim natin yung relasyon natin sa kanya, ganon? Hello, kamusta naman ang buntis natin today? Dok. Ano po tayo, Mrs.? Kamusta na, Dok? Kayo lang, name? Marife Suliman. Birthday? Feb 25, 2002. Okay. Iniinom mo ba yung mga vitamins na binigay sa'yo? Yes, Dok. Sis, totoo ka ba? Pahawa ka nga! Uy! Nakakaloka! Back from the dead! Kaya Diyos ko, alam mo, hindi ako makapaliwala nung tinawagan mo ko. O, ano, kwentuhan mo ko. Anong plano mo? Ano nang plano mo ngayon? Ito na nga, magdinegosyo. Uy, nakita ko yung franchise mo ng Shomai. Parang maganda yun ah. Ah, gusto mo magnegosyo? Sige, pwede naman tutulungan kita, tapos mag-sosyo na lang tayo. Pero dapat, mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. I love you. Uy! Iniisip ko nga isama si Warren siya kasi Marife. Sigurado ka? Bakit? Hindi, wala naman. Sa experience ko kasi, minsan, kung sino pa yung kamag-anak mo, kaibigan mo, malapit sa'yo, minsan sila pa yung nanduduga sa'yo pagdating sa negosyo. Nanloloko, ganyan. Teka mo naman. Alam mo kaya hindi ka nagkakajowa eh. May dami yung love life ko. Wait, teka muna. Sa may banyo. Banyo muna. Pupantay ng bato. Sandali lang. Sige. Warren, ang kapal naman ng mukha mo talaga. Ano, hindi niyo pa rin sinasabi kay Grace yung kasalanan niyo ni Marife? Belinda naman, wag muna ngayon. Kailangan niya malaman yung totoo. Alam ko, Belinda, alam ko. Okay, kaya nga hinahanap ko yung tamang panahon para sabihin sa kanya. Ako, Warren, tigilan mo nga ako. Huwag mo hintayin na, na ako pa ang magsabi kay Grace. Amang skalbin! Huwag ninyo, bilis! Akala ko mabusto yung mga tao ni Edgardo! Hindi ko rin alam! Suspire! Suspire! Black Rider, 8 PM sa GMA Prime. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates.
Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign. Sa The Voice Kids, only on GMA. Online sex exploitation. Ibibigay ko to sa'yo kapag sinunod mo yung gusto ko. Sayaw! Nang isang ina sa sarili niyang anak. Pinoy Crime Stories, Sabado 4:45 p.m. Ang News Authority ng Filipino. Mula Lunes hanggang Sunday. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing buhay? Parang gusto mong bawihin. Sorry po. Pwede ba ako mag-kiss kay Ivan Marina? Family Feud, 5:40 p.m. Maghihintay ako. Anong hihintayin mo? Ang memorya ni Professor. Si Coke Duwang Buhay at nandito. Paano siya babalik pa? Inuutos ko na mawala ka! Coke Du, 10:20 p.m. No TV inside, no problem. Kapuso Stream is the new TV. Pwede nang i-stream ng live ang favorite Kapuso shows niyo sa YouTube. Pause and play all you want with Kapuso Stream. Papasok tayo kapag bumabagyo. Susulong tayo kung saan may sunog. Papasok tayo kahit may epidemya, may pandemya. Yan ang pagganap sa ating tungkulin. Hindi natin tinatalikuran yun. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nako, Kuya Kim, Hailey. Di ba, dami natin nagmagagandang beach pero hindi rin nagpapahuli ang refreshing ng mga ilog natin, di ba? Ay, sinabi mo, Susan. Maliban sa nakaka-chill, lubusong sa ilog, pwede rin itong papagkunan ng machichibong. Oh. May kahirapan man ang panguhuli, worth it naman daw kapag ito ay naluto at naging putahe. Mm. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Sol. Sa isang ilog sa Pola Oriental, Mindoro, may nagtatago umano sa mga bato. At para lumabas ito, kailangan daw magpalatak o gumawa ng tunog. Ang malabulating mollusk na ito, tinatawag na ugaong. Ang grupo ni Brixton maglalakad ng 15 minuto para puntahan ang ilog na hitik umano sa ugao. Gamit ang pala, tinitipak nila ang gilid ng ilog hanggang sa makuha ang bato kung saan umano nakatago ang mga ugao. Maingat nilang sinisipat ang mga bato at nagpapalatak. Yun yung paniniwala nila pag gumawa daw po ng sound ng ganon, eh madaling makuha yung ugaong, lalabas daw po sila agad. Iba daw po pag tinatawag kasi makukuha mo siya ng buo. Mano-manong huhugutin sa bato ang nakasiksik na mga ugaong. Kakaiba siya kasi ngayon lang ako nakakita nung itsura na ganon. Parang pusod ba ng bata? Dapat alam mo, nakapamilya ng ugaong ang shipworm na tamilok ayon sa zoology professor na si Dr. Juan Carlos Gonzalez. Both in the same ecosystem, magkasama. Nak, malapit na ang birthday mo, di ba? Anong gusto mong handa? Nay, sa totoo lang, gusto ko mabinyagan yung van natin. Gusto mag out of town tayo lahat. Mm. Maganda idea yan. Di ba? Fee! Fee! Uy! Ano na? Tagal mo naman magayos. Ito na nga. Malapit na matapos, oh. Sko. Ano to? Ano yan, ate? Ito! Ano to? Akin na nga yan. Nay! Pumasok ka nga muna dito sandali, please, Nay! Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Nay, alam mo bang buntis tong si Marife? Huwag kang magsisinungaling. Nakita ko resulta ng check-up mo. Na, ha? Kami nga ni Warren, pinagpaplanuhan namin yung pagpapamilya. Tapos ikaw magpapabuntis ka lang.
Kaya ba ayaw mong bumalik sa pag-aaral? Naktama na. Hindi! Nay! Hindi! Siguro kasi kinukonsinting mo rin tong si Marife. Ano? Sino naman yan? Sino? Ha? Si... Anak ko yung pinagbubuntis mo. Kapit ng mahigpit. Alam ko na yung kawalang hiyaan ninyong dalawa ng nanay mo. Ipapakita ko to kay Jordan. Magigigil kayo sa mga susunod na mangyayari sa asawa ng asawa ko. Clash Nation! Pwede nang mag-audition! Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song, and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let The Clash begin! Pit na pit ako. Let's exercise! Okay, hindi pa ako ready. Yes! Nasungo na ako. Open 24/7. Lalaki tinaga sa ulo at braso nang mapaaway sa inuman. Hanggang maaari, suko nila. Matugis sa salarin, abangan, menor de edad, imbes na alagaan, pinagsamantalahan. Ano pong plano ng pamilya? Resibo. Drop everything. Go to the ER now or the nearest hospital. Magpa-check na kayo. I think that's Bell's palsy. Ang bigat ng katawan ko. Matamlay din. Parang broken doll. I grew up as a host and I'm in this industry na sobrang important ng face ko. Being healthy is beautiful and you know, you should never take that for granted. So yeah, that's my rise up story. Nako, Kuya Kim, nakapag-ride ka na ba sa Marilake? Ang daming pumupuntang rider doon. Siyempre, gaya mo, di ba? Doon sa Marilake, yan kasi Marilake. Twisties, no? Sa Tanayan. No? Marikina. Marikina. Laguna. Laguna, Quezon. Tanay, oo. Quezon, Marilake. Yan ay napaka-delikado at maraming na-aksidente dyan. Maraming na namatay dyan. Oo nga, eh, dahil na-aksidente sa motor. Uso rin dyan, Kuya Kim, yung mapitikan, yung makuha na ng stolen shot ng mga photographer, di ba? Susan, ang daming masasayang kwento at nakakatakot na kwento sa lugar na yan. Nababalot din yan ng kababalaghan. Ang masayang ride pwede raw mag-iba sa ihip ng hangin. Yan ang kwentong kakaba-kaba. Kung mahilig magmotor o bisikleta, dinarayo ng ilan ang Marilake Highway. Sa higit 100 kilometrong highway na ito, padadaanan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Perfect daw sa mga naghahanap ng long ride at magandang view ngayong tag-init. Ang ilang humahurot na rider may instant picture pa na pwedeng i-flex online. Pero paano kung ang makuna ng camera ng espiritu? Gear up, motor check, at camera ready palagi ang rider na si... Sino naman yan? Sino? Ha? Si... Tama na, Grace. Tama na. Oo, inaamin ko. Siguro kasalanan ko nga rin to bilang isang ina. Pero hayaan mo muna ako na ako lang kakausap sa kapatid mo, ha? Pwede mo na ngayon. Birthday mo. Hayaan mo muna tayo mag-enjoy, ha? Mag-uusap pa tayo. Di pa tayo tapos dito. Sa baba na si Warren, maghahakot lang kami ng gamit. Magkaroon kaya ng lakas ng loob si Marife na aminin sa kapatid ang buong katotohanan
o mas maunang matuklasan ni Grace sa iba ang lihim na pagbubuntis ng kapatid. Yeah. Damihan mo para hindi ako masunog, ah. Ah, sige, dito. Okay? Ate. Yun. Wow, may pamasahe. Ah, syempre naman. Ay, na talaga, no? Ay. Gusto mo na juice? Okay lang ako. Kukuha ako. Sama na kita. Hindi ako na. Sige, sandali lang. Okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay, Warren. Ano ba naman ako magiging okay? Mahal ko ang ate ko. Ikaw ang karelasyon ko. Pero pag nakikita ko kayong dalawa naglalandian, para akong mamamatay eh. Faye, alam ko. Naiintindihan kita. Hindi, Warren eh. Hindi mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko, kung gaano kasakit to eh. Oo, iniintindi natin si ate. Pero paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Ikaw ang magiging ama ng anak natin. Pero bakit parang ako yung kabit? Ano? Grace. Sundan ang mas kapanapanabik na mga eksena sa susunod na Sabado dito lang sa Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Kaya sama na para kay Tia na panganay! Pero magtulungan kayo! Magtulungan niyo ako! Nay? Grace, Nay? Napabilib ka ng kwentong may kurot sa puso sa Tadhana, hatid ng Ariel. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nak, ito pala si Nanette. Siya ang magkakasimal. Manang, napakaswerte namin ni Len sa'yo. Kasi napagaan mo na nga yung buhay namin dito sa bahay. Manang? Anong ginagawa niyo? Kamukha talaga ni Herman ko noong nabubuhay pa. Sarap-sarap palikan. Nakakaano! Walang niya kang matanda, ha? Ano ba kayo? Oo, may relasyon kami. Buntis ka ba? Ito ang magdadala sa akin kay Jeron na kaming dalawa ni Jeron ay magkakabain ka. Ano? Manggugulo ka na naman bang matanda ka, ha? Buntis ako. Si Jeron ang ama. Ha? Ano? Imposible. Hindi totoo yan. Naniniwala ka talaga na magugustuhan ka ni Jeron, ha? Alam mo, kamamatayan mo na lang yung pantasya mo dahil kahit kailan hindi ka papatulan ng asawa ko! Eh, nangyari na nga! Eto na ang pinagbubuntis ko ng anak namin! Ayaw mo talaga tumigil, Han, ha? Han! Ayaw mo tumigil! Han! Walang kwenta kung papatulan mo pa yan, Han! Baliw nga, di ba? Maski anong sabihin niya, walang makikinig sa kanya, mabuti pa siguro, Han! Isipin na lang natin yung anak natin, okay? Okay? Ay! At ikaw, ha? Umalis ka na dito, layuan mo yung asawa ko, at huwag ka nang magpapakita sa amin! At anong gusto mong gawin ko? Ipalaglag ko ito! Anong sinasabi mo? Baliw ka ba talaga? Paano ako mabubuntis kung wala naman nangyari sa atin? At sa edad mong yan? Katawan ko to! Alam ko kung kailan ako buntis at hindi!
At ito, totoo ito! Buntis ako sa anak natin! Kailangan mo akong panagutan! Talaga yung matandang yun. Bakit, ma? Ano naman pong ginawa? Alam mo ba, nalaman na tayo ng chismis dito sa buong lugar natin. Hanggang palengke nga umabot na. Ang sinasabi nila, dapat daw, makukulam na lang ang ginawang kabit niton si Jayron kesa dun sa matanda. Pumatol kasi sa matanda. Kasalanan ko to eh. Dapat tinapos ko na yung kalokohan niya dati pa. Dapat pinalayas ko na siya nung hinituan niya ako. Katiri. Wala ka namang kasalanan eh. Nasisiraan lang talaga ng ulo yung matandang yun. Pero han, iniisip ko lang. Kaya naniniwala yung mga tao sa kanya eh. Kasi lumaki talaga yung tiyan niya. Paano kaya nangyari yun, no? Teka. Sinasabi mo ba na buntis mo talaga siya? Paano maniniwala sa akin yung mga tao na walang nangyari sa amin? Kaya malakas yung loob niya eh. Kasi may pruweba siya. Lumaki talaga yung tiyan niya. Aba! Iwan! Hindi ko alam! Kuya, magkano yung isang kilo niyan? Uy! Dandaan! Naku! 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 Mag-iingat ka, ikaw naman kasi. Bakit sumama ka pa dito sa palengke? Eh, alam mo naman madulas. Dapat sa bahay ka na lang kasi nagpahinga. Alam niyo naman po, sabi ng doktor, di ba? Maglakad-lakad para mabilis yung ipaglabas ni baby. Yan ba yung pinagpalit sa matanda? Hindi naman ako pinagpalit, ikaw naman. Sino ba naman matinong lalaki ang papatol sa parang nanay niya? Nga kayo maingay dyan? Ay, yun yung matanda, oh! Anong mukha mo! Ay, di porkin! Ay, ikaw lang ang nagkaratang sumalita! Hoy! Tigilan mo nga yung anak ko! Usap! Sinasaktan niya yung anak ko! Mag-uwira ka! Ulo ko, hoy! Rider 8 PM sa GMA Prime. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates. Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign sa The Voice Kids. Only on GMA.
may isa tayong sikat na drag performer na nagngangalang Taylor Shish. Ba't mo huwalikan? Wala akong anak na bakla! Balin niyo naman ako kahit bilang kawan niyo! Taylor Made Success, ngayong Sabado, 8 p.m. It's your lucky day. Just watch GMA Prime and wait for the Kapuso Lucky Numbers of the Day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win up to 150,000 pesos. Mommy! Finally back! Nakita ko si Catherine, pero alam kong hindi siya yun. My Guardian Alien, weeknights, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Clash Nation! Pwede nang mag-audition! Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song, and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let The Clash begin! Tawagin nyo na ang buong pamilya at barkada. Sunday non-stop na tawanan for everybody. Malaki na ang operasyon natin. Namunok na ang COVID. Oh, sama-samang tumawa. Yes! Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Turo sa sogsogo, buwis buhay na nagbabangka para lang makapagturo sa isla. Ang sagot sa init ng panahon, mga klasik na Pinoy, palamig, kapuso mo, Jessica Soho, isang buwang puno ng katatawanan. Ano yan? Pastok! Pastok! Basta sama-sama! Best time ever talaga! Sa Bubay and Tekla Show! Sunday, 10:05 p.m. sa best time ever! This episode is dedicated to the people that had supported me since day one, since Starstruck days until this very moment. The people that had been there, had taken the time and the effort to watch my shows, to support me, the people that had given me so much love, and the people that had contributed so much to my career. Maasim na manamis na miss, hugis bilog at makinis. At sa ginisay, hindi pwedeng mamiss. Ang sangkap na ito ating bibigyang kilatis. Dahil believe it or not, ang kamatis pwede rin panlaban sa heart disease. Alamin mamaya. Prutas ba o gulay? Yan ang madalas na pagdebatihan sa kamatis na nagmula pa raw sa South America. Pero kung pagbabasihan ng siyensya, maituturing itong prutas dahil nagmula ito sa isang flowering plant. Ang kamatis ay isang halaman na kabilang sa pamilya Solanaceae. Bali, ito ay isang vine, kaya siya kinukonsiderang prutas sa botany dahil galing siya sa ripened ovary. So kapag yung bulaklak ng kamatis ay napollinate at nagkaroon siya ng prutas, so yung ovary ng flower, magiging prutas siya. Sa kulinaryo naman, bumibida ito bilang gulay. Dahil sa paraan kung paano. Upo muna kayo dyan. Salamat po, salamat. Salamat pa. Mga misis, makikihintay na lang. Hindi po misis yan. Salamat. Sige, nakikialam. Makikihintay na lang po yung resulta, no? Lalabas na yun maya-maya. Salamat po. Mapalak na naman yung tenga niya. Natawag sa misis. Feeling buntis. Busog lang naman. Nakikialam ka. Maghintay na lang tayo ng resulta, no? Ang sarap. Ay. Anong nangyayari? Kamusta? Han? Sinakta ka ba niya? Okay naman po. Ako hindi mo. Kamusta? Inasaktan din ako.
Wala akong pakialam sa'yo. Ang tanda mo na, sinungaling ka pa din. Pinaabot mo pa talaga dito yung kabaliwan mo. Kaya nga eh, kapal-kapal ng mukha, nagpa-pregnant si Testa. Bakit ikaw lang may karapatan? Tama na yan, nandito na yung kumadrona. Hawak ko na ho yung resulta ng pregnancy test na isinagawa natin kanina. At ayun po sa test, isa lang po yung buntis sa inyo. Ako yun, huwag kang issue natin. At kayo ho yun, Mrs. Marilyn. Nakita mo na? Hindi ho kayo buntis. Pasensya na po. Ay! Huwag ho kayong hihingi. Dyan. Pasensya, huwag ho. Sinungaling ho yan. Ngayon ha, narinig na namin lahat. Alam nyo na, narinig nyo. Hindi na buntis ha. Siguro naman ngayon, mananahimik ka na. Tatantanan mo na kami. Hindi ako naniniwala sa'yo. Binayaran ninyo ito. Ano pwede pala? Binayaran ninyo! Meron ho kasing tinatawag na pseudo-pregnancy kung saan totoong nakakaramdam yung isang babae ng mga senyales na para siyang buntis kahit hindi naman siya buntis. Ganun ho yung nangyari po sa inyo. Hindi, totoo to. May bata nararamdaman ko. Meron po bata sa loob. Isa pa? Nag-aaksaya ka ng pregnancy test, no? Huwag kayo nalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo. Paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 8:50 p.m. Clash Nation! Pwede nang mag-audition! Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song, and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let The Clash begin! Nakaka-relax yung pagpipinta. Kaya kinausap ko yung kaibigan ko na pintor, papaturuan ko kayo mag-painting. Ang resulta. Hotdog. Nagugutom na ako. Pepito Manaloto. Tuloy ang kwento. Congrats ha. Ikaw yung napili ni Matthew. 7 p.m. Major ka na ngayon. Mag-iingat ka ha. Nauubos din na swerte. Mabubunyag na ba ang sikreto ni Captain Ace? Kailangan mo itong malaman. Ano yun? Tama! Walang matigas na pulis sa matinig na misis. Online sex exploitation. Ibibigay ko ito sa'yo kapag sinunod mo yung gusto ko. Sayaw! Nang isang ina sa sarili niyang anak. Pinoy Crime Stories, Sabado 4:45 p.m. I am the latest wife, but I am the chosen wife. Wala kang kwentang asawa at wala ka rin kwentang ina. Hindi mo ba talaga titigilan yung asawa ko? Asawa ng asawa ko. Ang regalo ng minamahal. Hi, Dad! Jacob! Ang tanging maiiwang Jacob. Alaala. Kung gusto mong magstay dito, maging mabait ka. I love you very, very much. Jacob? Regal Studio presents Sunday 4:15 p.m. Ngayong Lunes, Kasren, Kyren, o Jillren, mga sinisip kay Darren Espanto, alin ang posibleng magkatotoo ang aming kwentuhan ni Darren? Abangan sa Fast Talk with Boy Abunda. And the Rocket Express. Oh, with just the best. Tonight on our way back.
Let's exercise! Okay, hindi pa ako ready. Pagod ako. Yes! Open 24/7. Mga makikihula this week. Kung mananalo ba sila ng jackpot? Pwede ba akong mag-kiss kay Ivan Marina? Pare-retoke mo ang blank ng iyong girlfriend. Wala. Yan ang mga sagot. Naturuan ako ng dalawang champion sa isang araw. Family Feud, 5:40 p.m. Trabaho natin bilang mga mamamahaya, dapat nating tingnan ang mga polisiya ng gobyerno, ang mga magiging epekto nito para maparating sa taong bayan para sila'y makapagbuo ng opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nagsisilbi akong tulay sa mga kapo sa buhay at sa mga may sobra sa buhay. Ang public service, ito ang aking malaking misyon sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino. Bukod sa pagiging wildlife veterinarian, isa rin akong certified fur daddy. Kaya naman, nababahala rin ako dahil sa napapabalitang kaso ng pang-abuso ng mga alagang hayop. Alaga ng mga empleyado ng isang food house sa Maynila ang Aspin na si Erica. Malambing at mabait na aso raw siya. Pero isang araw, pinagsasaksak si Erica ng isang dayuhan dahil tinahulan raw siya nito. Nagtamo siya ng 7 saksak sa katawan na kanyang ikinamatay. Tinong-tinong sa... Dalawa, tatlo. Doon sa linsyo ng punterya. Lima. Anim. Pito, basta pito. Bayan ka. Sa video namang ito, makikitang nagpapadede sa mga kuting ang nanay na pusa. Kahit pa may panas siya sa ulo, na-rescue ang pusa sa Davao City at pinangalanin itong si Arrow. Wala raw ideya ang mga rescuer kung bakit at sino ang pumanas sa pusa. Mabuhay pa kaya si Arrow? Ang pang-abuso sa hayop ang dahilan kung bakit binuo ang Biyaya Animal Sanctuary sa Cavite. Kasama ang aso kong si Cusco, kukumustahin namin ang lagay ng mga rescued na aso at pusa. These dogs, they came all over. Tayong mga babae, walang hindi ilalaban pagdating sa pamilya. Kaya naman kahit anong gawin ni Nanette na paninira, ay hindi siya inatrasa ni Lenlen sa gera. Hindi ako buntis! Hindi ako buntis! Hindi pwede! Hindi ako buntis! Ano ba, Nanette? May bata sa loob! May bata sa loob! Tapos na ang laban! Ano ka ba? Pwede ako napahiya na kanina sa barangay, oh! Baka sinyalis na ito para huminto ka na! Bakit? Palagay mo ba talagang itong tapos na ito? Palagay mo tapos na ito? Hindi ko makukuha si Jero. Hindi sila pagiging masaya. Hindi ko sila patatahimikin. Sama na. Mararamdam ko sa kanila ang sakit ng ginawa nila sa akin. Hindi pwede.
Siyempre naman po yung mga kamatayan. Yun na po yun eh. Happy ako nakasama na natin ang baby. Pero, siyempre dumamaga din yung gawain dito sa bahay. At hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikitang bagong kasambahay. Medyo nakakatrauma lang kasi yung binagay kasambahay. Ay, naku, kahit naman ako na trauma. Kaya, ako muna tutulong-tulong dito sa bahay ninyo habang hindi pa tayo nakakahanap ng pagkakatiwalaan na kasambahay. Halika na kayo at nakapagluto na ako. Iwan niyo na muna si Bibi dyan. Tulog na kayo. Salamat po. Ah, sige. Anak, ito kulay. Hindi ko sila to. Subukan mo yan. Ito masarap yan. Sige, kain ka lang. Alvin! Huwag ninyo! Bilis! Akala ko mabusta yung mga tao ni Edgardo! Hindi ko rin alam! Ceasefire! Ceasefire! Black Rider, 8 PM sa GMA Prime. Alam ko na yung totoo. Akala ko yung pinagbubuntis mo. Wala siyang kakayahan na malaman ko anong totoo. Paano kung maunahan niya ako kay Jordan? Jordan, may good news at bad news ako sa'yo. Anong gusto mo unahin? Asawa ng asawa ko. Kay na kayong makipaghabulan, kay na kayong makipag-ulitan sa pagbabalik ang most watched reality show on Philippine TV. Kay lamig ng saya sa Season 2 ng Running Man Philippines, May 11 sa GMA. Yung sound notification lumalabas na lang sa bibig ko. Parang isa na lang kayo ng phone mo. Be careful what you wish for. Mawi mo! Please! Mawi mo! Mawi! Hindi pwede, sir. Asawa niyo po yung nag-wish. Dapat siya makiusap sa akin. Sadaig kayo ng lola ko. Tawagin nyo na ang buong pamilya at barkada. Sunday non-stop na tawanan for everybody. Malaki na ang operasyon natin. Nang munungan po. Oh, sama-samang tumawa. Kuya, wakatin nyo, my teacher! Ano ang ginagawang aksyon ng mga otoridad sa papataas na kaso ng bullying sa bansa? Paano nga ba patuloy na nakalulusot ang mga iligal na droga sa bansa? Reporter's Notebook. Isuot mo. My Google! This guy should be back! Oh, why didn't you jam? Dito sa likod yung triangle. Magtago na ang masasamang multo dahil Mangkepoeng returns Linggo 2 PM. Maghihintay ako. Anong hihintayin mo? Ang memorya ni Professor. Si Coke duwang buhay at nandito. Paano siya babalik pa? Inuutos ko na mawala ka! Coke Du, 10:20 PM. Mami! Finally back! Nakita ko si Catherine, pero alam kong hindi siya yun. My Guardian Alien, weeknights, 8:50 PM sa GMA Prime. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates. Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign. Sa The Voice Kids, only on GMA. Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Isang buwang puno ng katatawanan. Ano yan? Pastok! Pastok! Basta't sama-sama! Best time ever talaga! Sa Gabubay and Tekla Show! Sunday, 10:05 PM sa Best Time Ever!
Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nako, Kuya Kim, nakapag-ride ka na ba sa Marilake? Ang daming pumupuntang rider doon. Siyempre, gaya mo, di ba? Doon sa Marilake, yan kasi Marilake. Twisties, no? Sa Tanayan. Marikina. Marikina. Laguna. Laguna, Tanay. Quezon. Marilake. Yan ay napakadelikado at maraming aksidente. Maraming na namatay dyan. Oo nga, eh, dahil aksidente sa motor. Uso rin dyan, Kuya Kim, yung mapitikan, yung makuhanan ng stolen shot ng mga photographer, di ba? Susan, ang daming masasayang kwento at nakakatakot na kwento sa lugar na yan. Nababalot din yan ng kababalaghan. Ang masayang ride pwede raw mag-iba sa ihip ng hangin. Yan ang kwentong kakaba-kaba. Kung mahilig magmotor o bisikleta, dinarayo ng ilan ang Marilake Highway. Sa higit 100 kilometrong highway na ito, padadaanan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Perfect to sa mga naghahanap ng long ride at magandang view ngayong tag-init. Ang ilang humaharurot na rider may instant picture pa na pwedeng i-flex online. Narin, ibalik mo yung anak ko! Narin! Yapa ko! Narin! Narin! Ibalik mo na akin ang anak ko! Anak ko! Tinatawag niya pa akong baliw! Pare-pareho tayong mawawala! Toy! Ami to! Bilis! Huwag kayo lalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Yung tinawagan mo ako, ang boses ng nanay mo. Paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 8:50 p.m. Clash Nation! Pwede nang mag-audition! Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let the clash begin! Pit na pit ako. Let's exercise! Okay, hindi pa ako ready. Pagod ako. Yeah! Sumula ako. Open 24/7. In the Rockets Fest. Kasaren, Kyren, o Jillren, mga siniship kay Darren Espanto, alin ang posibleng magkatotoo ang aming kwentuhan ni Darren? Abangan sa Fast Talk with Boy Abunda. Dahil threatened kay Ali, Ruby, busy ka ba? Magpapaturo magpa-cute si Yumi. Umitek namang kaya. Ang cute mo.
Yumi Sells. Weekdays, 5:10 p.m. Batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates. Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign sa The Voice Kids, only on GMA. Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Turo sa sogsogo, buwis buhay na nagbabangka para lang makapagturo sa isla. Ang sagot sa init ng panahon, mga klasik na Pinoy, palamig, kapuso mo, Jessica Soho. Nakaka-relax yung pagpipinta. Kaya kinausap ko yung kaibigan ko na pintor, papaturuan ko kayo mag-painting. Ang resulta. Hotdog, nagugutom na ako. Pepito Manaloto, tuluyang kwento. Congrats ha, ikaw yung napili ni Matthew. 7 p.m. Gusto ko lang pong linawin na wala kaming away ni Win. Hindi po ako pumatol sa mga tao. Banda. Ngayong Linggo, sa Nagubay and Tekla Show! 10:05 p.m. sa best time ever! May isa tayong sikat na drag performer na nagdangalang Taylor Shish. Ba't mo huwalikan? Wala akong anak na bakla. Baling niyo naman ako kahit pinagkawan niyo. Taylor Made Success. Ngayong Sabado, 8 p.m. Papasok tayo kapag bumabagyo. Susulong tayo kung saan may sunog. Papasok tayo kahit may epidemya, may pandemya. Yan ang pagganap sa ating tungkulin. Hindi natin tinatalikuran yun. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nako, Kuya Kim, Hailey. Di ba, dami natin nagmagagandang beach pero hindi rin nagpapahuli ang refreshing ng mga ilog natin, di ba? Ay, sinabi mo, Susan. Maliban sa nakaka-chill, lumusong sa ilog, pwede rin itong papagkuna ng mga chichibong. Oh. May kahirapan man ang panguhuli, worth it naman daw kapag ito ay nalutot at naging putahe. Mm. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Sol. Sa isang ilog sa Pola Oriental, Mindoro, may nagtatago umano sa mga bato. At para lumabas ito, kailangan daw magpalatak o gumawa ng tunog. Ang malabulating mollusk na ito, tinatawag na ugaong. Ang grupo ni Brixton maglalakad ng 15 minuto para puntahan ang ilog na hitikumano sa ugao. Gamit ang pala, tinitipak nila ang gilid ng ilog hanggang sa makuha ang bato kung saan umano nakatago ang mga ugao. Maingat nilang sinisipat ang mga bato at nagpapalatak. Iyon yung paniniwala nila pag gumadaw. Dami! Tama na! Tama na! Ako na nagpapakaawa sa'yo! Tama na! Tama na! Bakit? Nakanta ka nila? Hindi! Hindi! Wala akong kinakampihan! Wala akong kinakampihan! Ganit! Nagpapakaawa ko! Puhon mo yung bata! Wala kasalanan ng bata! Isipin mo na lang, paano kung nagkaanak ka? Paano? Gusto mo bang mangyari sa iyong nanganak mo ito? Gusto mo ba siyang mahulog dyan? Ganit! Tama na! Maawa ka! Tama na! Sana ay maging aral ang kwentong ito na hango sa totoong buhay na walang masamang umibig basta ang pagmamahal na ito ay hindi makasisira ng ibang pamilya. At ngayon, oras na para tuparin natin ang wish ng mga may bahay na tulad ni Lenlen. Ang kwento ni Lenlen,
Hindi nalalayo sa pinagdaanan ng ginang na nakilala namin. Kung si Lenlen, sinubukan pero hindi napagtagumpay ang agawan. Si Barvik, ipinagpalit daw talaga ng mister sa kanilang kasambahay. Nasa quiet po ako nung nangyari po lahat nun. Nag-OFW po ako dahil po sa sobrang hirap ng buhay at saka gusto ko rin makatulong sa pamilya ko. Pero pinag-usapan namin mag-asawa yung tungkol sa pag-alis ko, pumayag naman po siya. Nag-hire kami ng makakasama sa bahay para matingnan at maalagaan yung anak ko. Ang mas malala pa raw, ang dati niyang asawa at kalaguyo, magkakilala at magkatugo pala. Nagsimula yon mga 7 months pa lang ako sa Kuwait. Then marami na akong nababalitaan. Una, nagsabi yung ate ko na may relasyon daw yung kasambahay at saka yung asawa ko, nag-alagasan ako. Pero hindi ko pinaniwalaan kasi sabi ko magpinsang buo yan sila, wala yung relasyon. At sa kanyang pag-uwi, tumambad naman kay Marivic ang naging pagpapabaya sa kanilang tahanan. Mga picture namin, lahat po nakataob. Tapos yung mga gamit namin, mga gamit po, wala po talaga nangyari. Lahat, inano lang nila, nilustay lahat ng pinaghirapan ko. Kung noon, todo deny pa raw ang mister at kalaguyo nito sa kanilang kasalanan. Ngayon, ang dalawa na raw ang malayang nagsasama. Sobrang sakit ng nangyari na yun. Nanghihinayang po ako noon na kasi nag-try po talaga ako na maging maayos yung pamilya namin. Para kay Marivic, ang karanasan na ganitong kapait ay hindi niya kayang kalimutan. Pero laban lang ang motto in life ni Marivic. Tuloy ang buhay at pasasalamat niya sa may kapal para sa ibang biyaya na nakakamit. Bumalik uli ako noon ng ibang bansa, nagtrabaho, pinukos ko sa pagtatrabaho at saka sa anak ko. Inisip ko yung pagtatrabaho para sa anak ko, para sa kabubuhay namin na maayos. Yung anak ko po ngayon, nasa Leyte po sa parents ko nakatera. Nag-aaral po siya, grade 8. Okay naman po yung pag-aaral niya. Kaya naman, ang hangad lang namin para kay Marivic ay pasiyahin ang kanyang puso ng mga munting sorpresa na ihandog namin sa kanya. Una na sa mga yan, ang mga home appliance showcase na ito. Nawala man ang mga gamit na naipundar niya noon, may mga bagong pakikinabangan naman siya ngayon. Ang ganda naman. Sobrang ganda po. Meron ding dining set para talagang kompleto na ang mga gamit sa bahay. Handog din namin ang brand new electronic bike. Marumasakot din yan. With matching helmet, syempre. Pang service-service para sa anak ko sa pag-aaral. Kasi medyo malayo din kasi sa school ng pinapasokan niya. Itong mga susunod handog naman namin ay pwedeng gawing negosyo ni Marivic. May instant coffee business package, cleaning essentials, RTW clothes. Sobrang saya po na hindi ko ma-explain po. Kasi never po ako makaranas ng ganito. Nabanggit niya na ngayon, nagsisikap mag-aral ang kanyang anak sa probinsya. Kaya naman meron din kaming educational... Kahit hindi kami sinuportahan, hindi siya sinuportahan ng tatay. Sinikap kong makapag-aral siya. At ito, mapapatuloy niya ng maayos yung pag-aaral niya. At syempre, hindi mawawala, munting tulong mula sa aming programa, ang Wish Ko Lang Savings. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng binigay niyo pong tulong sa akin. Para matapos na rin ang lahat ng paghihirap niya, nais naming matulungan si Marivic na makawala sa trauma na kanyang pinagdaanan. Si Ma'am is a fighter. Very strong siya. Na-try niya ang best niya. Talagang
survive, fight na para doon sa kanyang anak. Ang recommendation ko is bigyan also ng focus ang kanyang anak. Kasi anak niya ay maaaring dumaan din sa isang traumatic experience. Ang natutunan ko po doon sa payo ni Doc, yung para sa akin, yung makipagkaibigan, then palaging may kausap and personal para naman po sa anak ko yung good communication, yung makausap ko siya palagi, may kasama siya palagi, at sobrang mahalaga para sa anak para makarecover siya din sa mga nangyari. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Collage. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala, maawa po kayo sa amin! Wala akong pakalam! Tapos na ang responsibilidad ko nang mamatay ang nanay niyo! Wala, maganda ka. Hindi ka bagay dito sa kalye. Sa akin ka muna. Bibigyan kita ng bako. Do you have videos of them? Yes, sir! I can send you 3 videos for only 5,000 pesos. Magandahan mo naman yung sayaw mo! Baba mo yung strap ng damit mo! Minanmanan ng mga otoridad ang isang babaeng sangkot. Sumayaw ka dito! Sa tinatawag na Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC. Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera. Ang pagbibenta ng malalaswang mga larawan at videos ng mga minor de edad online. Sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, ang magiging target ang kanyang mga biktima, edad 13, 11 at 8 anyos. Masagip na kaya ang mga bata mula sa makamundong gawaing ipinapagawa sa kanila? January 2024, nadakip sa ibang bansa ang isang foreign national matapos mapag-alaman ang ginagawa nitong krimen. Ang foreign national, bumibili raw ng malalaswang larawan at videos ng mga Pinoy na menor de edad. Matapos madakip ang foreign national, agad nakipag-ugnayan sa NBI Violence Against Women and Children Division o NBI VAUCD ang mga operatiba. Nang silipin ang cellphone ng foreign national, natuklasan na isang babae mula sa Pilipinas ang katransaksyon ng nahuling banyaga. Yung pictures and videos ng mga bata. At mayroon ding mga sexual acts na pinapagawa sa mga bata. Dahil dito, nagsagawa ng surveillance ang NBI VAUCD para matukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng nagbebenta ng malalaswang larawan at video ng mga minor de edad. Nag-online surveillance tayo, and then afterwards nahanap din natin ang location, kung ang totoong identity ng subject na to, ang mga identity ng mga bata. Hanggang nitong Marso, natukoy ng mga otoridad ang posibleng kinaroroonan ng target. This is Vanessa. She's 8 years old. Very young, very fresh. How about the little girl? Ano tayo ng isang undercover para ma-engage natin itong Filipina na nagsisend ng mga videos and photos ng mga bata na nakahubot-hubad. Ah, okay. Ano ang kwento sa likod ng isa sa pinakamalalang krimen sa mga kabataan? Yung sayaw mo! Sino ang babaeng target? At ano ang matutuklasan ng NBI tungkol sa kanya? Amito, please po.
huwag kayo nalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 8:50 p.m. Alam ko yung pinagbubuntis mo. Kapit ng mahigpit. Alam ko na yung kawalanghian ninyong dalawa ng nanay mo. Ipapakita ko to kay Jordan. Magkikigil kayo sa mga susunod na mangyayari sa asawa ng asawa ko. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates. Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign sa The Voice Kids, only on GMA. May isa tayong sikat na drag performer na nagdangalang Taylor Shish. Ba't mo huwalikan? Wala akong anak na bakla. Parin niyo naman ako kahit bilang kawan niyo. Taylor Made Success. Ngayong Sabado, 8 p.m. It's your lucky day. Just watch GMA Prime and wait for the Capuso Lucky Numbers of the Day. Send your entries to our website together with your personal details and get a chance to win up to 150,000 pesos. Nakaka-relax yung pagpipinta. Kaya kinausap ko yung kaibigan ko na pintor, papaturuan ko kayo mag-painting. Ang resulta. Hotdog. Nagugutom na ako. Pepito Manaloto. Tuloy ang kwento. Congrats, ha? Ikaw yung napili ni Mark. 7 p.m. Guro sa sogsogo, buwis buhay na nagbabangka para lang makapaturo sa isla. Ang sagot sa init ng panahon, mga klasik na Pinoy, palamig, kapuso mo, Jessica Soho. Gusto ko lang pong linawin na wala kaming away ni Win. Hindi po ako pumatol sa mga tao. Banda. Ngayong Linggo, sa Nagubay, and Tekla Show! 10:05 p.m. sa best time ever! Saan ang trip mo? Hilig trip kasama si Justin. Good vibe sound trip with Horizon. Valiatunes trip with hitmaker Den. Ulitan trip kasama ang OG Cutie. Biyahing AOS na. Ano mang trip mo, masasakyan namin yan dito lang sa All Out Sunday. Amang Scalvin, walin niyo, finish! Akala ko mabusta yung mga tao ni Edgardo. Hindi ko rin alam. She's fire! She's fire! Black Rider, 8 p.m. sa GMA Prime. Basta sama-sama, best time ever! Dito lang sa number one comedy show ng bansa, this is Bobo! Yeah! Ang regalo ng minamahal. Hi, Dad! Chico! Ang tanging maiiwang Chico. Alaala. Kung gusto mong magstay dito, maging mabait ka. I love you very, very much. Chico? Regal Studio presents Sunday 4:15 p.m. Lihim na may gusto si Yubing kay Zia. Kaso lang, nalaman ni Zia na si Yubing palang naglagay ng lason sa tinapay. Kaya pinas lang niya si Yubing. Ang malaging nilang simula, babaguhin ang tadhana. Maaari bang mamatay ng walang sakit? Bangungot ba yun? Ang tibok ng puso niya. Ang hinahanap ko. Isa ka lang tauhan sa isang kwento. Babago niya kaya ang kapalaran upang makamit ang tunay na kaligayahan. Rewriting Destiny. Simula April 8:25 a.m. sa GMA. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. This episode is dedicated to the people that had supported me since day one, since Starstruck days until this very moment. The people that had been there, had taken the time and effort to watch my shows, to support me, the people that had given me so much love, and the people that had contributed so much to my career. Maasim naman na Miss Tamis! Hugis, bilog at makinis. At sa ginisay, hindi pwedeng... January 2024, nang masakote ng foreign counterpart ng National Bureau of Investigation o NBI, ang isang banyaga.
ang Ford National na pag-alamang bumibili at ibinebenta online ang mga maselang videos at mga larawan ng dalawang bata mula sa Pilipinas. Nakakuha sila ng mga child sexual abuse and exploitation materials na ito ay mga batang Pilipina o Pilipino. Napag-alamang isang babae mula sa Pilipinas ang nagpapadala ng madalas sawang larawan at video sa mga foreign national. Ang babaeng minanmanan ng NBI Bow City, itatago namin sa pangalang Roda. Nakuha natin ang mga identities, mga accounts nitong ating mga subjects. Kaya doon naman nagsimula na ma-engage din sila. Agad nagsagawa ng surveillance ang NBI Bow City para matuntun si Roda. Sa pakikipagtransaksyon ng NBI kay Roda, nalaman ang mga kilos niya. Ayon sa NBI, gamit ang ilang social media applications na gawang makipagtransaksyon ni Roda sa mga banyagang kliyente. Kusa siya nag-aalok ng mga pictures na to, provided may bayad. Ang iniaalok ni Roda sa mga parokyano, 3 bata na pawang mga minor de edad. Sa halagang 3,000 hanggang 5,000 piso, ibinebenta raw ng suspect ang manlalaswang larawan at video ng kanyang mga biktima ayon sa NBI. Doon nila pinapadala yung mga pera na binibigay ng mga foreigners. Ang mas ikinagulat ng mga otoridad, hindi raw iba kay Roda ang mga batang kanyang binibiktima. Oh, go! Rampa! Rampa! Ikot! Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera. Kindat! Okay, ngayon ibaba mo yung dalawang strap ng dress mo. Dali. Nay! Anong nay? May rapay pinapagawa ko. So, ibaba mo lang yung strap. Nay, ayoko. Ano na naman kaartihan yan? Eh, para naman po kasi yung baboy naman ang pinapagawa niyo sa akin. Ang dali-dali lang pinapagawa ko sa'yo, ha? Pa-sexy lang, di mo kaya? Ikembot-kembot mo lang! Sila daw ay hinuhubaran, tapos pinipicturan, binivideo, pinapakausap sa mga foreigners habang nakahubot-hubad. Maging ang NBI, hindi masikmura ang ipinapagawa ng babae sa mga bata. At kung minsan ay sila din ay pinapasukan ng mga sex toys para at nakavideo ito. Yung nanay mismo ang nagpapasok sa kanila. How about the little girl? This one, Vanessa. She's 8 years old. Very young, very fresh. Kaya naman, masusing minanmanan ng NBI ang bawat galaw ni Roda. Itong ating subject, kusang nag-aalok ng mga masaselang litrato at video ng mga bata kahit hindi sila inaano ng ating asset. So, nung nag-aalok sila, doon na natin na assertin natin na nandun din kasama ng ating subject yung mga bata. Sa patuloy na investigasyon ng NBI, lumalabas na kilalang kilala pala ng suspect na si Roda ang mga batang kanyang binibiktima. Dahil si Roda, nanay pala ng 2 batang biktima. Wala tayong pambayad sa rent. Babalik tayo sa kalsada. Gusto nyo ba yan? Itatago namin sila sa pangalang Josephine, 13 anyos, at Micah, 11 anyos. Samantalang, kamag-anak naman niya ang 8 gulang na biktima na itatago namin sa pangalang Vanessa. Sobrang nakakalungkot, di ba? Kasi instead na mga nanay ang magprotekta sa kanilang mga anak, sila pa mismo ang nag-aabuso. Who do you want, sir? Paano masasagip ang mga biktima? At paano nagawang ipasok ni Roda sa bentahan ng laman online ang kanyang sariling anak at kaanak? Ngunit wala kaming pinagkaiba. Isa rin siyang kriminal. Hindi
hindi ka na tao. Hindi na ikaw ang Edgardong nakilala ko. Black Rider 8pm sa GMA Prime. Clash Nation! Pwede nang mag-audition. Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song, and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let the clash begin! Major ka na ngayon. Mag-iingat ka, ha? Nauubos din na swerte. Mabubunyag na ba ang sikreto ni Captain Ace? Kailangan mo itong malaman. Ano yun? Walang matigas na pulis sa matinig na misis. Yung sound notification lumalabas na lang sa bibig ko. Parang isa na lang kayo ng phone mo. Be careful what you wish for. Mawi mo! Please, mawi! Mawi! Hindi pwede, sir. Asawa niyo po yun ng wish. Dapat siya makiusap sa akin. Sadayin kayo ng lola ko. Pit na pit ako. Let's exercise! Okay, hindi pa ako ready. Open 24/7. Tumawa at magsabog ng sobra-sobrang saya dito lamang sa Viva Hawa Island! Ang News Authority ng Filipino. Mula Lunes hanggang Sunday. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing buhaya? Parang gusto mong bawiin. Sorry po. Pwede ba akong mag-kiss kay Ivan Marina? Family Feud, 5:40 p.m. Awarin nyo na ang buong pamilya at barkada. Sunday non-stop na tawanan for everybody. Malaki na ang operasyon natin. Namunok lang po. Sama-samang tumawa. Isuot mo. My goodness! It's nice to be back. Toy na nyo dyan. Dito sa likod ng triangle. Magtago na ang masasamang multo dahil Mangkepoeng returns. Linggo, 2 p.m. Maghihintay ako. Anong hihintayin mo? Ang memorya ni Professor. Si Coke Duwang Buhay at nandito. Paano siya babalik pa? Inuutos ko na mawala ka! Coke Du, 10:20 p.m. Everything Kapuso, you can now stream. News, stream. Drama, stream. Comedy, stream. Watch Kapuso shows anywhere with Kapuso. Stream. Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Yung mga conflict coverages. May mga dapat advocacy ng mga sniper. Matapang at may pusong paghahatid ng kwento. Ang gusto ko maging marka na iiwan ko sa GMA Public Affairs. Have a great time at the 3rd Kinalipay sa Isabela. April 25, 8 p.m. at Sociocultural Center, Isabela Negros Occidental. With Prince Clemente, Pecto, Ana Brasilias, and Bruce Roland. See you, Kapuso! Nagsisilbi akong tulay sa mga kapo sa buhay at sa mga may sobra sa buhay. Ang public service, ito ang aking malaking misyon sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Bukod sa pagiging wildlife veterinarian, isa rin akong certified fur daddy. Kaya naman, nababahala rin ako dahil sa napapabalitang kaso ng pang-abuso ng mga alagang hayop. Oh no! Oh no! No, no, no. Alaga ng mga empleyado ng isang food house sa Maynila ang Aspin na si Erica. Malambing at mabait na aso raw siya. Ang nanay niyo rito! Balas! Eh, wala kayong karapatan
kaso, nakikiusap ako. Huwag niyo naman kami paalisin. Tapos na ang responsibilidad ko nang mamatay ang nanay niyo! Lola Son, nakikiusap ako. Lola, maawa po kayo sa amin! Wala akong pakalam! Layas! Wala naman kasi kaming tiraan noon. Kasi kinuha na ng lola ko yung binigay sa nanay ko. And nung namatay na mo yung nanay ko, binenta po yung kaya wala po kami tiraan noon. Kahit saan na kami nakikitira. Pagtapos niya kumain, taong 2018, nang mawalan siya ng tirahan. Kalaunan, nakilala niya ang isang babaeng nag-inganyo sa kanya na pumasok sa mundo ng cyber sex. Maraming salamat ho. Ako nga pala si Marie. Anong pangalan mo? Roda ho. Bakla, maganda ka. Hindi ka bagay dito sa kalye. Wala ho kami ibang mapupuntahan. Palaboy-laboy na lang kami dito sa kalye simula nung pinalayas kami. Ganun ba? Sige, sa akin ka muna. Bibigyan kita ng gapit. Talaga ho? Maraming salamat ho. Tatawagin ko lang ho mga anak ko. Josephine! Maika! Dito kayo! Halika! Ang anak, ito si Marie. Tutulungan daw tayo. Sasama tayo sa kanya. Kasi wala naman po ang trabaho. Gusto ko rin kumita po ng bed. Do you think I'm pretty? Pagsisiwalat ni Alias Roda, taong 2018, napilitan siyang ibenta ang sarili niyang katawan sa mga foreigner na nakakausap niya online. Kababuyan naman ito, Marie. Palaboy ba, Roda? Ano pa bang di kakayanin ng sikmura mo? Hindi ko naman alam na kung parang papasukin ko. Pasalamat ka na lang. Di ka gagalawin. Eto, 5,000 para sa 20 minutong pakikipaglandian sa APAM. Akin ang 20% dahil sa akin ang bahay at computer. Yung 4,000, sa'yo na lahat yun. Hindi ba kakalat yung video? Gaga, video call nga eh. Umpisa po lang po ako. Kumikita ako. Sabi, 1,000 lang mahigit. Kasi may ano po yung may boss. Boss po yung ganun eh. Hati kayo. Ano ang kahihinatnan ng mag-ina sa kamay ng bagong kakilala? Toy! Mami, ito! Huwag kayo lalabas dito. Magtago na kayo. Paano mo ginawa? Alin po? Nung tinawagan mo ako, boses ng nanay mo, paano mo ginawa yun? Sino ang gumawa nun? Daddy? My Guardian Alien, 8:50 p.m. I am the latest wife, but I am the chosen wife. Wala kang kwetang asawa at wala ka rin kwetang ina. Hindi mo ba talaga titignan yung asawa ko? Asawa ng asawa ko. Kay na kayong makipaghabulan, kay na kayong makipag-ulitan sa pagbabalik ng most watched reality show on Philippine TV. Kay lamig ng saya sa Season 2 ng Running Man Philippines, May 11 sa GMA. May isa tayong sikat na drag performer na nagngangalang Taylor Shish. Ba't mo huwalikan? Wala akong anak na bakla. Balin niyo naman ako kahit bilang kawan niyo. Taylor Made Success. Ngayong Sabado, 8 p.m. Best time ever talaga pagsama-sama tayo. Tama! Yung sound notification lumalabas na lang sa bibig ko. Parang isa na lang kayo ng phone mo. Be careful what you wish for. Bawi mo! Please! Bawi mo! Bawi! Hindi pwede, sir. Asawa niyo po yung nag-wish. Dapat siya makiusap sa akin. Sadaig kayo ng lola ko. Guro sa sogsogo, buwis buhay na nagbabangka para lang makapagturo sa isla. Ang sagot sa init ng panahon, mga klasik na Pinoy, palamig, kapuso mo, Jessica Soho. Awarin nyo na ang buong pamilya at barkada. Sunday non-stop na tawanan for everybody. Malaki na ang operasyon natin. Ang munungan pong ito. Sama-samang tumawa. Yes! Ano ang ginagawang aksyon ng mga otoridad sa papataas na kaso ng bullying sa bansa? Paano?
Paano nga ba patuloy na nakalulusot ang mga illegal na droga sa bansa? Reporter's Notebook. Just sit back and relax. Okay. Marami pa tayo mga survey questions. Okay. Basta sama-sama tayo mag-enjoy at manalo sa Family Feud. Araw-araw, best time ever. Get to know the stars. Ilan ang shades mo? Hindi ko nabili. Personal na kwentuhan with the king of talk. Sa inyo ni Luis, sino ang unang nangangalabi? Siya. Fast Talk with Boy Abunda. Lalaki tinaga sa ulo at braso nang mapaaway sa inuman. Hanggang maaari, suko nila. Patugi sa salarin. Abangan, menor de edad, imbes na alagaan, pinagsamantalahan. Ano pong plano ng pamilya? Resibo, healing power sa GMA Blockbusters. Dad, Jacob! And the Jacob. Power of love. Jacob. I love you very, very much. Jacob? Sa Regal Studio presents on GMA. Makikilala natin ang dalawang bata na sa kanilang kahirapan ay patuloy pa rin na nagsusumikap. Ulam muna nila as in papasok sa school. Anong grade nyo na, Ryzen? 4 po. Bakit? Huminto po ako ng pag-aaral. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nako, Kuya Kim, nakapag-ride ka na ba sa Marilake? Ang daming pumupuntang rider doon. Siyempre, gaya mo, di ba? Mm-hmm. Doon sa Marilake, yan kasi Twisties, no? Sa Tanayan. No? Marikina. Marikina. Laguna. Laguna, Quezon. Tanay, Quezon, Marilake. Yan ay napaka-delikado at maraming na-accidente dyan. Maraming na namatay dyan. Oo nga, eh, diba? Na-accidente sa motor. Uso rin dyan, Kuya Kim, yung mapitikan, yung makuhana ng stolen shot ng mga photographer, di ba? Pagkatapos nyo kumain, una kayong malimos na maraming tao doon. Bakla, maganda ka. Hindi ka bagay dito sa kalye. Sa akin ka muna. Bibigyan kita ng racket. Do you think I'm pretty? Very sexy. Pagsisiwalat ni Alias Roda. Taong 2018, napilitan siyang ibenta ang sarili niyang katawan sa mga foreigner na nakakausap niya online. Kamabuya naman ito, Marie. Palaboy ka, Roda. Ano pa bang di kakayanin ng sikmura mo? Dagdag pa ni Roda, pikit mata niyang sinusunod ang hiling ng kanyang mga parokyano kapalit ng maliit na halaga. Sa website po, nag-online sa website, ipapasok po sa website na hindi mo naman po sila nakikita. Pero parang sa TV, parang ganun. Next time, be wilder. Send the money now. Alright. Got it. Thank you. Ganun po ang utos. Ganun. Gagawin ko po. Wala mo isang oras eh. Kwento pa ni Roda. Organisado raw ang grupo na unang nagpamulot sa kanya ng kalakaran online. Hindi lang po kami isa lang nag-duty. Maraming yung sumusunod po sa inyo may oras lang kada 8 oras. Ganun. Halimbawa, 3 po kayo nag-duty. Tig-8 oras lang. Mula sa pagiging solo performer, isinali niya ang kanyang sariling mga anak. Sumayaw ka dito! Tayo! Taming arte eh! Pa-sexy lang, di kaya? Walin nyo, bilis! Akala ko mabusto yung mga tao ni Edgardo. Hindi ko rin alam! Suspire! Black Rider, 8 PM sa GMA Prime. May isa tayong sikat na drag performer na nagngangalang Taylor Shish. Ba't mo huwalikan? Wala akong anak na bakla. Parin niyo naman ako kahit bilang kawan niyo. Taylor made success ngayong Sabado, 8 PM.
nakaka-relax yung pagpipintay. Kaya kinausap ko yung kaibigan ko na pintor, papaturuan ko kayo mag-painting. Ang resulta. Hotdog. Nagugutom na ako. Pepito Manaloto. Tuloy ang kwento. Congrats, ha? Ikaw yung napili ni Mad. 7 a.m. Pit na pit ako. Let's exercise. Okay, hindi pa ako ready. Nakatakot ako. Yes! Ayaw na, sumula ako. Open 24/7. In the Rockets Fest, dahil threaten kay Ali. Ruby, busy ka ba? Magpapaturo magpa-cute si Yumi. Umitek naman kaya. Ang cute mo. Yumi sells. Weekdays, 5:10 p.m. Best time ever talaga pag sama-sama tayo. Basta sama-sama. Best time ever! This is Bumble Game! Basta sama-sama tayo mag-enjoy at manalo sa Family Feud. Araw-araw, best time ever. Alright guys, get ready dahil it's time for our I Believe! Basta sama-sama tayo sa adventure sa Amazing Earth, best time ever. Basta sama-sama tayo sa kwentuhan sa Fast Talk with Boy Abunda. Araw-araw, best time ever. Basta sama-sama tumatakbo, best time ever. Dahil basta sama-sama, anong mararamdaman nating lahat? Best time ever! It's the Mango Bamboo Festival, Kapuso Fiesta, San Carlos City Public Auditorium, San Carlos City, Pangasinan, April 15, 6 p.m. Featuring Michael Sager, Hate Valdez, Kylene Alcantara, Roxy Smith, Jason Avalos, and E.A. Guzman. Hosted by Pepita Curtis, Sita Kits. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Pinahod niyo kasi akong anak. Mas malinaw na ang lahat, mas makulay ang mga eksena, at mas maganda ang panonood dahil... Basta, pagkasama mo si Elias, di ka pababayaan yan. Watch Black Rider on GMA Affordabox. Bili na! Tawagin niyo na ang buong pamilya at barkada! Sunday non-stop na tawanan for everybody! Malaki na ang operasyon natin. Namunungan po. Sama-samang tumawa! Papasok tayo kapag bumabagyo, susulong tayo kung saan may sunog, papasok tayo kahit may epidemya, may pandemya. Yan ang pagganap sa ating tungkulin. Hindi natin tinatalikuran yun. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nako, Kuya Kim, Hailey. Di ba, dami natin nagmagagandang beach pero hindi rin nagpapahuli ang refreshing ng mga ilog natin, di ba? Ay, sinabi mo, Susan. Maliban sa nakaka-chill, lubusong sa ilog, pwede rin itong papagkuna ng mga chichibong. Oh. May kahirapan man ang panguhuli, worth it naman daw kapag ito ay naluto at naging putahe. Mm-hmm. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Sol. Sa isang ilog sa Pola Oriental, Mindoro, may nagtatakot. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Children Division o NBI VAUCD. Lumalabas na taong 2023 nang simulan ni Roda ang pagbebenta sa sarili niyang mga anak online. Nirecycle din nila yung mga videos na yon. Not unlike yung foreigner magre-request ng live show. Ang ibinubugaw ni Roda online ang kanyang mga anak na si Micah, 11 years old. Para maganda. O, rampa. Flying kiss. Hagod. Ikot. Smile. Smile sa camera. Gamitin mo yung mata mo. Pang-akit. At Josephine, 13 years old. O, go. Rampa, rampa. Ikot. Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera.
pakinggan. At kapag sumuway raw sa utos ng ina. Ngayon, ibaba mo yung dalawang strap ng damit mo. Nay. Makaba, baba mo lang yung dalawang strap. Dali. May na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Ibaba mo lang yung strap. Nay, ayoko. Ano na naman kaartihan yan? Di, para kasing ang baboy naman ang pinapagawa niya sa akin. Ang baboy? Ang dali-dali lang pinapagawa ko sa'yo? Pa-sexy lang? Di mo kaya? Yung mga gagalit daw si nanay. Pag ayaw nilang magkubado, ayaw nilang magpa-picture. Yun yung pagagalitan sila. Simple-simple lang pinapagawa ko. Ikaw na, Micah. Dito ka na. Sumayaw ka dito. Sumayaw ka dito! Tayo! Taming arte! Pa-sexy lang, di kaya? Ang mga dalagitang anak ni Rhoda na mulat sa kalasuang ipinagawa mismo ng sarili nilang ina. Pinaghuhubad, may ka-video calls yung kanilang nanay at umabot din sa puntong kinasupan sila ng mga sex toys. Maging ang 8 taong gulang na kaanak ng suspect na itatago namin sa pangalang Vanessa. Ibibigay ko to sa'yo kapag sinunod mo yung gusto ko. Hindi pinatawad ni Rhoda at sinimulan na rin ibenta raw online. Baba mo yung strap ng damit mo. Giling! Huwag ka namiya. Paano matutuwa yung tao sa'yo? Giling! Kaya naman ang NBI, hindi na pinatagal ang karumal-dumal na krimen nang matuntun ang mismong tinutuluyan ng mag-iina. Isang search warrant ang inapply ng NBI Vau City para mapasok ang itinuturing na cyber sex den ni alias Rhoda. Noong March 6, pagkatapos ma-issue ang ating warrant to search, seize, and examine computer data na grant ng judge, pinuntahan natin ang ating lugar, ang bahay nitong subject na to. Sa tulong ng isang asset, nakipagtransaksyon ang NBI sa suspect na si Rhoda. Ongoing yung engagement ang ating undercover at yun nga nga, siya ay patuloy na nag-aalok ng masiselang larawan ng mga bata. Ilang sandali pa, nag-online na si Rhoda. Who do you want, sir? This is Josephine. She's 13 years old. Once na makita na natin yung mga bata, kasi isang goal natin sa operation na to ay hindi lang para hulihin yung subject, kundi i-rescue yung mga bata na na-exploit sa ganitong pagkaparaan. Tulad ng 11. Inaasahan, inalok ni Rhoda ang mga bata sa kausap na asset. How about the little girl? This one, Vanessa, she's 8 years old. Very young, very fresh. We have videos of them? Yes, sir. I can send you 3 videos for only 5,000 pesos. Send it to me. After the show, I'll pay you. Halika na, girls. Showtime. Ayaw nating mas lalo pang ma-exploit yung mga bata. So once na makita lang, mag-high lang yung mga bata. Sa hudyat ng asset. That's the time na papasukin na namin yung bahay. That's the time na ire-rescue na natin yung mga bata. At the same time, huhulihin naman yung ating sa. Kayo po ba si Rhoda? Opo. Makinig po kayo. Nakita natin yung mga bata at yung subject ay may hawak-hawak na cellphone at ongoing nga yung kanyang pakirag-video call doon sa ating asset. Bakas kay Rhoda, maging sa mga bata ang pagkabigla. Asan ang cellphone mo? Bakit nga gusto mo malaman? Wala naman ako pinagawa ah. Titignan namin ang cellphone mo. Nay! Hindi nga po! Hoy, anak! Ano yan? Saan kayo punta? Saan nyo dadalhin mga anak ko? Noong una, parang nagwawala siya or ayaw niyang magpahuli. Pero syempre, binasahan siya ng kanyang mga karapatan. May ginamatansang manahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaari siyang gamitin laban sa'yo. Naiintindihan ko ngayon. Ano man ang sasabihin mo maaaring gamitin laban sa'yo? Parang ito na yung
Sir, dito tayo magkomandak na ano po yung halos. At hindi naman, hinuli na rin siya habang nagsisearch na rin yung ating mga operatiba, and at the same time sineparate yung mga bata para i-rescue ng ating mga social workers. Akin na yung mga anak ko, wag niyo naman isamay! Sinubukan pa ng suspect na itanggi ang krimen. Hindi ako masamang tao. Wala pa po kaming ginagawa. Anong ginagawa niyo? Okay. Upo po muna kayo. Dali lang po. Upo! Inulit ko ha, you are under arrest. Bakit? Okay? You are under arrest. Ano po bang ginawa ko? Makinig ka sa akin. Inaaresto ka namin sa salang paglabag ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Sino nakatera dito? Kami lang po. Yung malit, malaki? Yung malit. Pamangki ko po yun. Yung malaki? Alam ko po yun. Nasaan yun? Dalawa yung anak mo, di ba? Opo, pero nasaan hindi po nakatera dito yun. Nandun po sa lola ko. Yung kasama mo kanina, tatlong bata yung kasama mo kanina. Nasaan bata? Sila? Hindi po kasama yung mga yun. Pagkakayon. Yung kasama mo kanina. Caught in the act siya, kaya siya nahuli. Pero hindi magsisinungaling ang mga ebidensya na nakita mismo sa cellphone niya. Sobrang dami na mga child sexual abuse and exploitation materials ang nakita natin sa kanyang mga devices. Kaya ito ay ang naging dahilan para arestuhin natin siya at dalhin sa Department of Justice para sampahan ng kaso. Tuluyang inaresto ng NBI si Alias Roda. Inaresto po namin kayo sa salang pagbabag ng Republic Act number 11930, Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Dahil po sa act nyo na pagla-live show po sa mga bata na kasama nyo ngayong gabi sa foreigner na kausap nyo po. Mga anak ko, ba't yun sila dinadamay? Tara na. Sa huli, walang nagawa si Roda kung hindi sumama sa mga operatiba. Isinama rin ng NBI Bao CD ang mga minor de edad na biktima. Ayon sa medical legal mula sa NBI, positibo sa tinatawag na lacerations dulot ng penetration ang magkapatid na alias Josephine at Micah. Ang rape natin ngayon ay dalawang klase na. Yung sa pilitang sexual intercourse at ang pangalawa naman is yung sexual assault, yung tinatawag natin. Kung pinasukan ka ng bagay, sexual toys, or kahit fingers, or kahit anong bagay na ipinasok sa iyo. Kasalukuyang nakapiit sa isang district jail sa Region 3, Central Luzon, ang suspect na si Roda na nakaharap sa patong-patong na kaso. Anti-child sexual abuse and exploitation materials. Pangalawa is child abuse. Pangatlo ay yung expanded human trafficking. And sinampa din natin yung rape by sexual assault sa nanay na ito. Nakapaniyam lang Pinoy Crime Stories si Alias Roda. Ayon kay Roda, kahirapan at kagipitan ang nagtulak sa kanya para pasukin ang madilim na mundo ng OSEC. Kwento ni Roda. Taong 2018, nang mawalan siya ng tirahan. Go, rampa, rampa! Unang niyang naipasok sa illegal na kalakaran ang isang anak na si alias Josephine, 13 years old. Rampa muna! At saka sumunod ang isa pa niyang anak na si Micah, 11 years old. Ano pa hinihintay mo? Ayaw mo ba naman, Nika? Samantalang nitong taon, isinali na rin niya maging ang pamangkin na si Vanessa, 8 taong gulang. Nakilala ko lang din po yun sa kaibigan ko. Pag-ayon lang po daw yan, magpapadala po daw. Yun. Tapos sabi naman yung kung ano po yung inuutot, yun, tulad yung ganun. Tsaka kahit sawayin sila, papagalitan lang sila. Tapos susunod din sila. Tapos after yun, si Sharon din, bibigyan din sila ng pera. Wala silang choice din talaga. Mga anak, alam nyo na ang gagawin, di ba? Get ready. O, kuha na ng laruan. Pero hindi. Depensa ni Roda, hindi totoo na pinagagamit niya ng sex toys ang kanyang sariling mga anak. Di man totoong ginagamit, ano lang po yung para lang pumaakit yung kausap namin. Ayon kay Roda, may mga pagkakataong gusto na niyang tumigil sa kanilang naging trabaho. Humingi rin ng tawad si Roda sa kanyang mga anak. Tawarin niyo kung nasalo pa kayo sa gandong buhay. Buhay ko. Yung kahit makulong sir, ayan lang po nilang malaya yung mga anak. Yung dalawa kong anak.
kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang shelter sa Region 3 ang tatlong menor de edad na biktima ng pang-aabuso. Sa pagtutulungan natin sa ating social workers, ngayon nga nasa isang shelter sila kung saan sila ay pinapangalagaan, dinidebrief at binibigyan ng mga psychological interventions para maano yung trauma na nangyari sa kanila. Payo naman ng NBI sa mga magulang. Sana itigil niyan na ito. Ay, hindi kami titigil para mahuli lahat ng mga gumagawa nito sa mga bata. Kasi kung ang mga nanay, ang mga relatives nila ay hindi kaya nilang protektahan, nandito kami para protektahan sila. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng Inaapi, para sa Pinoy Crime Stories.